Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tama ang mabubugulan. Komentaryo'y patatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin pag-usapan. Upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyo. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubukulan. Komentaryo'y makatotohanan. Ito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyo sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please, Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please, in defense of truth, justice, and freedom. Pilipinas, magandang gabi. Philippines, good evening. Hi, this universe. Magandang gabi po. Ben Paimon here, inviting you now to join us dito po sa ating Your Honor, Please sa Broad Streamcast Communicator. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magsisimula na po ang ating talakayan, no? Alas 8 hanggang alas 10. And today is Friday, the last day of the week. Happy weekend na po. And tonight, no? May I just say, the stars keep on coming. Hindi po nanggaling ko ito sa ano, eh? Sa kalangitan, no? Dumaan po sa highway.
Pagdating po dito sa bahay, oh, hindi na po star eh. Oh, naging suman. May hopya pa. Meron pang ham. Oh, nanggaling po sa Quezon City. Ma'am Lilian, thank you very much. Oh. Hindi bali, hindi po star. Pero ito yung laman ng chan nito eh. Ah, talagang direct taho eh. Sa chan. Kanya, nako, talaga naman. Tama-tama po. Napaka, ito po yung mga paborito ni Tato Ben. Eh. Ah? Maraming salamat ah, sa pag-aalala. At syempre ho, pagbibigay mo ng kasiyahan dito sa inyong abang lingkod sa BSC. At syempre po, kasama ko dito si Ma'am Lin. Ayan. Thank you very much din, ha, Ma'am Lilian. Galing po ito kay Ma'am Lin. Salamat daw. Ganda naman ang smile talaga. Huwag ka mangungurot, ha. Kaya na-late po kami ng... Antakin mo rin yun. Pinabalatan ko pa lamang yung suman. Ito, hindi ko alam. Pinupuhanan na pala ako ng retrato. Pinupuhanan na ako ng video. Sabi ko, let this... Eh, nasamid ako. Gusto ko nang kainin yung suman. Let this stars come in. Anyway, thank you very much. Oh, happy Friday and weekend. Oh, Tato Ben, sabi ni Ma'am Lilian, magandang gabi po. Angelica Paz, also greeting us now. Happy Friday and weekend ahead to all of us at BSC. Oh, sabi po ni Ma'am Angelica Paz. Ito si Ma'am Angelica talagang hindi po pumapalya ho eh. Halos lahat na po ng ating mga kasama ho dito sa BSC. Meron ng stars, oh. Grabe talaga, Ma'am Angelica. Thank you very much. We monitor the activities po. Nakikita po namin. Thank you very much. Maraming salamat po, ha? Oh, kita mo naman. Meron na naman. Ma'am. Keep the stars coming. I love it. 100 stars coming from Ma'am Angelica. Thank you. Salamat po. Ha? Talaga naman. Thank you very much po. Monchi Agabao Santos is watching. Monchi, magandang gabi po. Kumusta ang barkada dyan? Oh? Ma'am Lilian, BSC family, board and members, hi to the Salaw family. Ayan. Pinabati rin po ni Ma'am Lilian ang mga kasama po natin sa Salaw family, Ma'am Jean, good evening po. Magandang gabi po. Jomai Maymar, hello po Sir Ben, good evening po. Watching na po. Ayan. And Edmond Pangilinan, hello po. Magandang gabi po, Mr. Edmond Pangilinan. Oh? Ano? Nasaan? Mel, un significativo. Oh? Significativo. Viernes por la noche, Señor Ben. Y a todos los seguidores de su programa, Your Honor, please. Ayan, si Mel Rodelio Militante. Okay? Ha? May star. Bakit hindi mo ako kinukurot? Ayun. Naku, kilala ko ito talaga, no? Hindi naman yata star ito, eh. Buwan itong dinala, eh. Buwan itong binagsak ko sa atin. Isipin mo, pinagsama-samang stars, hindi malaking buwan na ho yan. Oh, 300 stars, 310 stars coming from Mr. Andy Lauzon. Andy, baby. Good evening. Magandang gabi po, ha? Magandang gabi. And thank you very much. Alright? Ayan. Ray De La Cruz, good evening. Okay, sige. Ayan na. Okay na. Melissa Balibiran is also watching now. Good evening, Tata Ben. Ingat po kayo, ha? Ganun din sa iyo, Padre, ha? Ray De La Cruz. Ayan. O, dati po natin kasama sa Radyo Pilipino. Ayan. RV Castro is also a broadcaster. RV,
Good evening. Magandang gabi sa iyo, partner. Ha? Good evening. And wish you luck sa iyong programa. Merci. Ong, good evening po, Kuya Ben and Miss Universe. God bless. Ingat po. Sorry po kagabi. Bakit ka nagsusorry? May kasalanan ka ba? Monchi Agabao Santos. Good evening, Tata Ben. And to all, have a blessed Friday and evening to all of you. Regards also, Monchi, to Dennis and Donnie. Absede de Guzman. Hoy, magandang gabi, partner. Oh, good morning. Sabi ni Mr. De Guzman, Sir Ben, watching from New York. Magandang gabi po, ha? Sana. Ano, no, no, no. Ay, siguro. Nako, nako. Ha? Parang may star na darating eh. Na-hatching ako. Mr. De Guzman, absede. Andre, na-hatching ako. Parang nakiliti ako ng star na magagaling sa New York. Joke only, joke only. Pero kung tutuhanin nyo, okay lang naman po sa amin. Thank you very much. Absede De Guzman, good morning po from New York. Watching po si Mr. De Guzman. Andy Lauzon, 310 stars. Oh. Galing po ito sa Tacloban pa. Oh. Can you imagine, oh? Ang layo po ng star, oh, nanggaling po sa Tacloban. Ah, sumakay po ako sa barko ito. Andi, bakit hindi mo sinamahan ito ng pandesal, ha? Okay, siguro tawa ng tawa ngayon. Mr. Andy Lauzon, send us 310 stars. Thank you very much. Oh, maraming salamat. Robelin Gadjanet. Good evening, Sir Ben. God bless po lahat ng PSC family. Willie Espiritu is also watching. Padre, baka gusto mo rin magpadala ng star dito. Ha? Ang dami-dami mong ano eh. Ang dami-dami mong pinakakain mo dyan eh. Bulalakaw na lang kaya. Good evening, partner, ha? Willie Espiritu ng For Your Information. Ayan. Si Ma'am Lillian po eh bukas. Araw po ng Sabado. Ayan. Oh. Libreng kaalaman. At syempre po yun. Libreng stars. At least natikman ko na po yung isang star na naggaling po kay Ma'am Lillian. Ha? Suman. Oh. Kokok Giovanni Pinuela is the watching Kokok. Thank you very much. Good evening. Naku, Sir Mel, dapat tumira ka na lang sa Spain. At tumira ka na lang sa Spain. Puro Espanyol lang kanyang bati. Nagsasanay lang ako sa Espanyol. Oh, baka sakali. Nagbabaka sakaling makadali po siya ng Espanyola. Norberto Paipon, Manong Ambil, magandang gabi, my brother, ah, my brother, good evening. Angelica Paz is also watching, right? Okay, mga kababayan, ho, tonight, ang issue po natin ngayong gabi is about the disqualification case of PBM. Dalawa na ho ito, the first and the second division ng Comelec has dismissed disqualification cases filed against PBM. Okay? Dalawang division na po itong nagdiskarga ng kanilang mga desisyon na wag nang i-disqualify si PBM. Itong first division penned by Commissioner Ferolino has become more controversial. Huh? Masyado yata ang naging controversial po ito ngayon. Unang-una, katagal-tagal po bago lumabas, paglabas, very controversial pa. Hindi matanggap ng mga abogado, ho, mga kababayan, ang ponensya ni Commissioner Ferolino
at hindi po maintindihan kung bakit pinalusot ito ng COMELEC. Alright, tingnan muna natin yung ibang party kasi wala pa po talaga sa circulation yung full details, full text ng ponensya ni Commissioner Jaime Perolino. It will come in 2 weeks' time. So, magre-rely lamang po tayo sa mga nababasa na po natin sa social media, sa mga pahayagan, at siyempre po sa mga sinasabi po sa radyo at television. Alright. So, initially, what we have received bilang balita sa disqualification case ni BBM, dismissed because of lack of merit. Lack of merit. Simple ho yun. Bakit kinailangan po ni Ms. Commissioner Jaime Perolino ng 13 plus 10 23 days para sulatin ang ponensya. Ay, grabe din talaga, no? Lack of merit. Bakit po lack of merit? Because, sabi po dito, there is no law punishing non-filing of ITR. Wala daw pong batas na nagpaparusa po sa hindi po pagpa-file ng income tax return. Maraming natuwa dito, maraming mga nagalit, at maraming nasiyahan po. Bakit? Ang sabi ho nila pwede na pala tayong hindi mag-file ng ating ITR in income tax return, and because hindi na po punishable by law ang non-filing of income tax return, hindi na rin po tayo magbabayad ho ng buwiso natin courtesy of the Commission on Election. Wow, my goodness, that is the implication of this ponensya na pinaabot po ni Commissioner Perolino ng ako katakot-takot na yan lang pala ang sasabihin po. Lack of merit dahil hindi puro punishable by law ang non-filing of income tax return. Kaswerte naman po ni Bongbong Marcos o mga kababayan. Ala, isipin po ninyo, 4 na taon bilang gobernador, at vice-gobernador ng Lawag, Ilocos Norte, hindi po siya nagbayad ng kanyang income tax. Hindi po siya nagbayad bilang gobernador. That is what he was convicted for by the RTC and the Court of Appeals. Nasentensyahan po siya dito Pero binali, wala po ng COMELEC ang sentensya. Bakit? Ang pagbabayad, ang pagpa-file daw po ng income tax return ay hindi punishable by law. Mr. COMELEC, where did you get that? Uy, naku talaga. Kaya sabi ho ng mga kaibigan ho natin, nakakaintindi po sa batas. Mukhang naloloko na po ang COMELEC. Mukhang nagpapaiwating ho ito talaga na babahiran na po ng ang COMELEC ng malalaking tao. Kumbaga sa corruption has crept into the COMELEC. I refuse to accept this, my friends, mga kababayan. Ayaw kong aminin ho na nabahiran na po ng corruption ang COMELEC sapagkat napakahalaga po ang kanilang tungkulin ginagampanan ho sa ating bansa tuwing election. Pero sa ngayon, itong desisyon na ito, pinagsama-samahan na po nila mga commissioners po. Tawa lang naman o yan mga yan Tawa lang naman o yan. Pero hindi po nila siguro ginagamit ang yung talagang kaalaman po. Pero kaalaman, they can circumvent the law Akala po nila, at taong bayan ay napakabobo na pwede nang sabihin, oy, ang pagbabayad doon ng Bush, hindi na po paraan para ma-disqualify ang isang
kumakandidato. But they forget to tell, napakahalaga po para sa isang citizen of the Republic ang pagbabayad po ng buwis. Paano ka magbabayad ng buwis kung hindi ka magpa-file ng income tax return mo? Di ba? Simple lamang ho yun eh. Pero that's how they interpret the law. Maniwala ho kayo mga kababayan. This is how they interpret. This is how Mr. Ito ha. Makinig po kayo mabuti. Pag-aral ho tayo pare-pareho. Maybe yung mga nakikinig sa atin ngayon, mga hindi abogado, pare-pareho tayong hindi po abogado. Pero it doesn't mean na hindi natin naiintindihan po ang batas. No? Maybe we lack the interpretation of what the law means according to the lawyers, pero maintindihan na natin. English naman yun eh. Di ba? Naintindihan naman natin ng English kahit pa paano. Kahit na Latin ho, eh, pwede naman natin maintindihan. Inaral din ho natin. Ho, yun. Oh? So this is how Mr. James Jimenez tried to explain the decision of the Commission on Elections. So, gumamit po siya ng Latin. Meron siyang ginamit mala in se. Mala in se. Ayan, no? At mala prohibitum. Ayan, no? You can already interpret it. May translate ko na kagad eh. Mala meaning bad. Wrong, oh, inse, naturally, oh, yan. So, mala inse, wrong, naturally. Kumbaga sa ano, masama. Sa simula pa lamang, masama na po. Pero walang sinasabing penalty. Oh, alam nyo talaga, parang yung sinasabing ni ano dito, ni James Jimenez, yung pag-file ng income tax return, mala in se. Mala in se. Wrong, naturally. Pero, wala daw pong penalty. Huh? Kasi, mala prohibitum. It was not included in the law. Ayan. Huh? Meron po silang sinasabi ay yung batas o ginamit sa conviction ni PBM ay hindi saklaw ng batas na ginawa po noong January 1, 1986. Eh yung kaso, yung di pagbabayad ng buwis, di pag-file ng income tax return, nangyari po 1982 to 1985. Po. Eh yung batas po na ginamit in 1986 lang. 1986. Kaya, hindi raw po retroactive yung batas. Anyway, mala prohibitum. Prohibitum. Law prohibits the wrongdoing. In other words, meron ng ano dyan, merong penalty attendant to the wrong act. Yan po. Mala prohibitum. Oh, as against mala in se, kumbaga sa ano, wrong naturally. Ano po ba yung mga wrong naturally? Oh, pagsisinungaling. Wrong naturally. Hindi ko alam kung meron pong penalty ito kung magsisinungaling sinungaling ka. Pero pagsisinungaling eh. Wrong naturally. Punishable yun kung that's a violation of common law rules eh. Pag nagsinungaling ka, meron pong penalty yun eh. Di ba? Anyway. Okay. Failure to file an ITR is not in itself necessarily tax evasion. Look at how they interpret this, all, my friends. Failure to file an ITR is not in itself necessarily tax evasion. Yes, because hindi pa nagbabayad ng buwis, no? But non-filing of the ITR, eh, hindi ka magbabayad ng buwis. Kung hindi ka nag-file ng ITR mo, wala kang babayaran buwis. Di ba? Prerequisite to paying the taxes
Itong ITR kaya it's as important as paying the tax. Alam niyo buhay na ito. Huh? How they try to manipulate the words of the law para sabihin sa taong bayan, ay, makinig kayo, ito'y tama ho. Hindi po pinarurusahan ang hindi pagpapagpapile ng income tax return. Hindi nila sinasabi, pagka hindi ka nag-file ng income tax return, hindi ka rin magbabayad ng buwis dahil wala kang babayaran pa. Diba? Ulitin ko mga mo, ito, katwiran ni James Jimenez, ito mga babae, the spokesperson of the COMELEC. Failure to file an ITR is not in itself necessarily tax evasion. Who said it was tax evasion? But, kung hindi ka nag-file ng iyong ITR, hindi ka rin magbabayad ng tax mo eh. Wala kang babayaran mo eh. Kasi ang reference po, yung ITR. Ay, nako. Matakin nun ninyo mga kababayan. Hindi po nag-file ng ITR si Bongbong Marcos for 4 years. 4 na taon po siyang hindi nagpa-file ng income tax return. In other words po, yan ang patunay ho na hindi po siya nagbayad ng income tax o ng kanyang mga ng kanyang buwis. Wala siyang binayaran buwis for 4 years. So, that is the reason why he was convicted by the RTC. That was the reason why he was convicted by the Court of Appeals. Because there was no tax payment. Oh, maliwanag na ho. So, meron po bang nilabag? Opo, meron mo nilabag. Hindi po siya nagbayad ng buwis sapagkat hindi po siya nag-file ng kanyang income tax return. So, which is which now, Mr. James Jimenez? Oh, bakit po rin yung ginugulo? Ang regulasyon ng Bureau of Internal Revenue, bakit yung pinaghihiwalay yung ITR at saka yung filing ay yung payment of taxes? Eh anong babayaran mo kung wala kang ITR? Ay, nako talaga naman, Okay? Meron pang additional informations here. Non-filing of ITR is the crime, is no crime. Ito po sinasabi ng COMELEC. Non-filing of ITR is no crime. Yan po ang sinabi po ng COMELEC. So, kung ganun po ang pananaw ng COMELEC, do we need to file ITRs and pay our taxes? Nakakatakot po ito mga kababayan. Mapapasubo po dito ang COMELEC. Pagka ang taong bayan nagkaisa at subukan ito sa Bureau of Internal Revenue, gamitin po ang desisyon ng COMELEC. Non-filing of ITR is not crime. It's not punishable by law. Oh my goodness, huh? The failure to file tax returns is not inherently wrong. Hindi raw po inherently wrong, naturally wrong. Mala in se. In the absence of a law prohibiting or punishing it. Yan ang desisyon ni Commissioner Perolino. See how they twist the words. Ginuguluhon nila yung laman ng batas natin para malito ang taong bayan. Hindi maintindihan ko. Decisions have to be clear, my friend. Ano pinayagan po ng COMELEC na ubusin po ng mahigit 20 araw para gumawa lamang po ng punensya itong si Commissioner Perolino, pero vague, mga kababayan, ang kanyang punensya. Nakakaloko po eh.
Ay, nako talaga. Ang sabi ho nila dito eh, ang sabi naman po ni Casqueo, ito po yung isang commissioner. Isang commissioner ho, kasama po ni Perolino. Ang sabi po niya, we cannot justify that such omission necessarily result to injustice. Hindi raw po nila mapatunayan, no, na yung ginawa po ni Bongbong na hindi mag-file ng income tax return at pagbabayad ng buwis ay injustice po sa ating pamahalaan. Hindi po nila makita that this is punishable by law. Walang yung buhay na ito talaga, no? This is an overkill, sabi po ni Casqueo. Hindi ko alam kung saan lupalop itong mga commissioners nito nang galing ho. Pero appointee ho ni Mr. President Roa Rodrigo Roa Duterte. Sabi po ni Casqueo, we cannot link such omission to contravention of morals. Kita na ho ninyo. This is an exaggerated innuendo. Yung hindi po pagbabayad ng buwis at pag-file ng income tax return ay hindi raw po labag sa moral. Kanya nga ho, there is no such thing as moral torpitude. Oh? Sa, hindi raw po labag sa moral ang di pag-file ng income tax return. How the Carabao, my goodness, oh. Saan kaya po napulot po ng mga commissioners nito yung kanilang desisyon na ganito? Anyway, ho. Alam po ba ninyo kung ano ang definition ng Korte Suprema, ho? Sa moral torpitude. Tignan ho ninyo kung hindi applicable ho dito sa BIR, ho? Sa kaso po ni BBM po na hindi po pagbabayad ng kanyang buwis at pagpa-file ng income tax return. Kung ito po ay under the definition of the Supreme Court ng moral torpitude. Okay? Ito. The Supreme Court defines moral torpitude as, ito, everything which is done contrary to justice. Ano? Pagbabayad po ba ng ITR labag po sa katarungan? Hindi. Kung hindi ka magbayad ng buwis mo, wala ka bang kasalanan sa batas? Hindi ka ba lumalabag sa batas? Yan. Modesty. Good morals. Diyos ko po, mga kababayan. An act of baseness, vileness, or depravity. Alam po ninyo yung apat na taon na hindi ka magbayad ng buwis, no? When you were governor of a particular province, my friends, no? Hindi po ba vileness po yan? Baseness, no? Brazen violation of the law, even as a public official. You do not pay your taxes, you do not file your income tax return as governor of a province? Is that not within the definition of the Supreme Court of moral torpitude as everything which is done contrary to justice? Di po ba walang katarungan ito para sa mga taong bayan? Lahat po sila nagbabayad po ng buwis. Nagfa-file ng income tax return, ho? Para tulungan ng ating pamahalaan, tulungan ng ating gobyerno na makaahon, ho? Pero itong gobernador po ng Lawag, Ilocos Norte, whose name is BBM, Bongbong Marcos, did not pay his taxes and did not file his income tax returns for 4 years, my friends. So, ano ito? Is it not within the definition of the Supreme Court? Moral torpitude, ho? Nakasaad po sa batas po yan.
if the act eh meron pong nakakabit ho doon sa salita moral turpitude, eh, talagang disqualified ka na po eh, sa pagtakbo or to hold office, public office. Pero magagaling ito mga COVELEC commissioners ho natin ho, mga kababayan. Magagaling ho sila. They tried to do everything para to shield BBM from being disqualified. Mukhang talagang malaking pera ho ito. Ha? Malaking pera ho ito, mga kababayan. I'm not saying they are paid or they are paid hacks. Hindi po natin sinasabi po yan. Pero magtatanong po tayo, ano kayang dahilan? At ang COVELEC po ay nagdesisyon ng ganito. Labag po sa moral. Alright? Okay. So, kayo po mga kababayan, mag-comment po kayo if you want. This is no longer a case na we take against BBM personally. No, hindi na po ito eh. Because the case is in the hands of the COMELEC already eh. Hindi na po si BBM ang kalaban ho dito, kung hindi ang COMELEC, sapagkat ang COMELEC ang nagde-decide. Oh, sila po ang nagbigay ng desisyon kung si Bongbong Marcos ay pwede pang tumakbo pang presidente o hindi na. Meron pang last resort ko ng mga petitioners. They can go to the Supreme Court and I think that is what they are going to do next. Oh, sila po ay pupunta po sa Korte Suprema. Naantin na lamang po na yung decision po ng COMELEC and Bank para sa Division 2 decision ay matapos bago sila pumunta or pumunta sa Korte Suprema. What does this mean? Ang ibig sabihin po nito, mga kababayan, dali lang. Ha? Ang ibig sabihin nito, pwede mangyari po yung sa pantaha po ng iba mga nagmamasid political analysts na BBM could still be disqualified even when he is voted po as a winner. Pagka na-disqualify po pagkatapos ng kanyang proclamation, that is his end. And that is the beginning of the reign of what? The vice president, the winner. And who's going to be the winner? Eh kung magpalagay natin ang mananalo dito, hindi po si Kiko Pangilinan, kung hindi si Sara Duterte. Hindi si Sara Duterte po ang magiging presidente natin. I don't know what will happen, oh, mga kababayan. Pero ang akin lamang ho dito, batas is batas. Kailangan ho, hindi po dapat pakikialaman ng mga politiko ang batas ho, na ipatutupad ng isang constitutional body. Pagka ang isang katulad po niyan, COMELEC, which is a constitutional body, pinakialaman po ito ng mga dambuhala, pinakialaman po ito ng mga bakulaw, ho, mga politiko, ho, ay hindi na po kanais-nais ang magiging desisyon ng mga ito. And I think that is what happened dito po sa COMELEC, na bahiran po ng corruption. I think that is what happened. Pero we will see. Oh? Titignan ho natin. In the end, oh, truth will come out. Lalabas, lilitaw din po ang katotohanan ho dito na meron o wala ang nakialam sa COMELEC on the disqualification case of BBM. But I repeat ho, mga kababayan, hindi po si BBM ang tinutulig sa ho natin dito, kung hindi po yung decision ng COMELEC. But we do not have yet a full copy of the decision or the ponencia of Eileen or Eileen Perolino. It will come in 2 weeks time daw po eh. Medyo matagal-tagal. We will wait for that. And probably by then,
meron tayong mga makakausap na nakakalam po sa issue na ito. Alright? Mau Ad is watching. Mau, good evening. Mel Rodelio Militante, pasensya na. Pinapractice ko lang yung mga lengguaheng ginagamit ko noong tourist guide pa ako. Ah, ganun ha? Tourist guide pala si paring Mel. Nati Abel Obispo Insan. Good evening. Junior Dal watching. Lino Henova is also watching. Absede de Guzman, maganda pala kung manalo si Marcos at makakamenos tayo sa hindi pagbabayad ng buwis. Magandang balita yan, Padre. Ehemplo na si Marcos mismo. Pwede ba yun? Pwede. Yan ang sabi ng COMELEC. This is very dreadful, ho, mga kababayan ko talaga. Very dreadful po ito. Katakot naman. Nakakatakot ito. Magbibigay daan para ang taong bayan hindi na po magbabayad ng buwis sapagkat wala ho silang pananagutan eh. Sabi po ng COMELEC eh. Oh. Oh, diba? Mala inse. Kita niyo, ginamitan pa tayo ng Latin. Mala prohibitum. My goodness, really. Alam po ninyo, mga matatalinong tao, pwede silang gumawa ng mga ganito mga usapin, oh, to favor themselves, their own interests. Ito, halatang-halata na meron pong pinapaboran ko dito. Of course, they will deny. Wala ho kaming tinatanggap dyan. Wala ho, walang nakikialam ho dito. But they are not saying that yet. Hindi pa sila tumatanggi ho na merong nakikialam. Hindi sila nagsasalita na may nakikialam. Of course, mahiya po sila. Kasi pagka nagsabi ho sila, walang nakikialam. Ang kabaliktaran yan, ang katotohanan. Ay, naku talaga, COMELEC, gumising ho kayo. Nakakahiya. Junior Dal, good morning bro, and all of the viewers, good evening. Ay, Mercy Ong, ganda t-shirt mo po, Kuya Ben. Ako, wala niyan. Di ako nanalo eh. Ay, hindi po ito yung pinabigay. Hindi po ito yung ginawa po natin, anong pangalan nito? Hindi po yung ginawa natin pang-giveaway at pang-premyo, hindi po. Pinagawa lamang po ito ni Madam Lynn para sa dalawang tao. No? Si Tony Salaw at si Ben Paipon. Ayan. Ito po yung pinagawa ni Ma'am Lynn, no? Para sa amin po ni Tony Salaw at si Tata Ben. But we intend to produce more of this kind sometime later po siguro, ho. Para magkaroon po kayo ng souvenir. Oh? Magkakaroon po tayo ng souvenir. Oh? Ha? Ah, ano? Masahin mo nga, mami. Sige na. Oh, ayaw pong basahin ni mami, no? Ma'am? Ano? Ano? Hindi ko mabasa kayo. Hindi. Walang yan talaga. Ha? Ayan, o. Tuwira maglilingkod. Huh? Ngayon, hanggang sa susunod na henerasyon. Ayan. This was the, you know, slogan of Tony when he was still alive. And it is alive hanggang ngayon. O. Oh, yan po ang itinigalo ni Mong Dito kay Tony. At saka kay Tata Ben. Ayan. At saka isang mag. Ayan. Sa yung mag po ni Tony, meron po pagkaw doon, opinion at pananaw. Oh. Kay Tata Ben, ito naman po yung ginawa po ni Mang Lin. Ayan. Your honor, please. Ayan. So, thank you very much po, Mang Lin. Si Mang Lin po ba, pwede natin bigyan ng star?
binigyan ko na ito ng star eh. Inuntog ko na ito. Nakakita pa ko ng star. Ay, daw ko talaga. Nakakita daw ko siya ng star. Salmahay ka, Tato Bessa. Anyway, wag ko kayo mag-alala. Pagka medyo gumaganda-ganda na po ang nagayaw natin pre-preho, in due time, magkakaroon po tayo ng mga souvenir tulad po nito. Oh. Ito was especially done para kay Tareng Tony, especially at Tato Bessa, para magkaroon sample lang later on. Okay? All right. Dali Vidal, magandang gabi po. Good evening, ma'am. Dali, Kuya Ben, tanong ko lang po, di ba kaya ka bumibili ng sariling lupa at bahay para di tayo mangupahan? Pero sarili mo na po magbabayad ka pa ng buwis para ka rin nangungupahan, di po ba? Hindi po. Later on, pagka nabayaran mo kasi, sa iyo na yan eh. But there has to be payment for the land that you would like to own. Walang kaibang po niyan dun sa apartment na ang pangalan nito, ang usapan ko, ay rent to own. Diba? Meron po mga apartments na rent to own eh. Habang nagbabayad ka, ay habang nagbabayad ka ng apartment mo, nagbabayad ka rin ng hulog mo, no? Para mabayaran yung inutang ng may-ari ng apartment sa iyo. Di ba? Ganun lang ho yun, Ma'am Mercy. Huwag ko tayo magtitipid kung pag-uusapan po kapakanan po ng bansa, kapakanan po ng nakakarami po sa atin. This is the reason for taxes eh. Ito po yung dahilan kung bakit mandatory po ang payment of taxes. Ho, mga kabigay, hindi po ba alam ng isang gobernador yan na mandatory ito and failure to pay merits punishment po eh. Hindi ko maintindihan ho ito, mga kababayan. Bakit? Inanggal ho ang punishment ho para kay Bongbong. Why? Bakit po? Bakit po nila pinayagan na mamayagpag si BBM po? 4 na taon na nakita po ng korte na hindi siya nagbayad ng buwis. Hindi po nag-file ng income tax return as governor, as public official of Ilocos Norte. And yet, he is scot-free. Paano? Batas? Akala ko ba ang batas ay para sa lahat? Nobody is above the law. Bakit po? Ginawa po ng COMELEC na BBM is above the law. O, diba? So, members, what is for the government is for the government talaga. May mga payments po yan. Hindi po naman libre lahat. Oh. Kaya nga ho, binibigyan tayo ng mga opportunities sa makapagana buhay, ho. Di ba? Para naihanda ho natin ang magandang bukas para sa atin. Meron po mga opportunities for us to buy a piece of land, ho. Siyempre ho, kung hindi natin mababayaran po in full, kailangan po magbabayad po tayo installment basis, ho. Pero hindi po, ano yan, hindi po tawag nun yung bang hindi po masama. Kaya that is the reason why there is taxation. Hindi po tatakbo ang ating gobyerno kung walang buwis. Kaya hindi ko makita ho ang dahilan kung bakit walang parusa po si Bongbong Marcos. Oh? Walang parusa si Bongbong Marcos sa hindi po niya pagbabayad ng buwis at pagpapail ng income tax return for 4 years, my friends. 4 na taon! Really?
Ayon ako, Ricky Tisoy, pagkaya ang batas, pilit na ilulusot o dadayain. Yan ang sabi ni Ricky Tisoy. Stay safe, partner. Ha? Nagkausap na kami ni pare, ni Attorney Jet Paronilla kanina sa Radyo Pilipino. At kalunos-lunos talaga. Oh. Lima na po ang nadadali ho sa Bureau of Postals within this year. Wala pa pong natatapos sa kaso. Wala pang nahuhuling salarin. Meron daw po sila mga persons of interest. Pero, I don't know how they will, yung naghagis po ng granada po nung isang gabi, madaling araw po. Palagay ko naman, may CCTV po eh. Oh, nakita ho yung dalawa. Riding in tandem. Pero hindi nga lang natin nakita ng mukha nila. Pero, di ba may paraan o? Para makita ho natin ang pagkakakilala ng mga yan. Di ba? Meron pong paraan yan. And the NBI should have that. But why is it taking them so long? Apat, lima na ho, mga officials ng Bureau of Customs ang pinagtangkapatayin. Yung iba pinatay talaga. O, pero wala pa pong napaparusahan. Wala pa pong nahuhuli sa mga salarin. Patas Balita is watching. Patas, gandang gabi sa iyo, partner. Good evening. Ha? Dali Vidal, true po yan. Nagkalagayan na sa COMELEC. Hindi na po si Tata Benpai po na nagsabi ho niyan. Ho? Netizens na po. Ha? Sabi po ni Ma'am Dali Vidal. And I cannot disagree with her. Ha? Sa tingin ko ho, talaga maliwanag pa sa ilaw ng stars. Ilaw ng buwan. Ha? Sikat ng araw na nagkalagayan ho dito, ho, mga kababayan. Ako talaga. Oh, ayan. Kaya, let us pray na matigil na po sana itong ganitong pagsasamantala. Di ba? Matigil na po sana yung ganitong pagsasamantala. Sabi ni Patas Balita, tama Sir Ben, batas is batas. Ayan nga, kaya nga may batas. Patas Balita ho, patas ho. Diba? Patas Balita, batas is batas. Walang sapilitan, baliin ang ating saligang batas. You cannot, ayan na ho talaga. You cannot hide the truth. You cannot hide the truth. Somehow the truth will come out. Parurusahan po yung mga nagtatago ng katotohanan. Oh, yung bumabaluktot sa katotohanan. Malalantan din po siya. Katulad po niya, if the COMELEC commissioners did wrong to the COMELEC, mananagutan mo nila balang araw. Maybe, baka kaligtas po sila ngayon. Pero, bukas, makalawa, pagka naging presidente na po si Patas Balita, ha, mananagot ang mga ito. Tama po ba yan, Patas? Sana ho, maging magkandidato ka na rin, ha? O, suportahan kita as suportado taka. Patas Balita, thank you very much. Junior Dal, COMELEC ngayon pa lang nagpaparamdam na kaya ready na sa gagawin sa eleksyon. Ito po ang nakakatakot, mga kababayan. If the COMELEC can do it today with the simple question of disqualification, huh, they can do much more. In the end, that will be on election day and the counting of votes. Abatan po ninyo, mga kababayan. Abatan po na. I don't want democracy dead. Pagka namatay uli ang democracy, babalik po tayo sa panahon ni Marcos po, mga kababayan. Iisa lamang po ang naghahari. One man rule ang tawag po dyan
the dictatorship of Mr. Marcos. Walang kongreso, wala pong judikatura ho. One man rule. That's dictatorship. That's tyrannical ho, mga kababayan. Kanya nga inayawan ho ng taong bayan sapagkat sumobra na po sa mga panahon na talagang hindi nila mapigil ho ang kanilang mga pagnanasa na magnakaw sa kaban ng bayan. Hindi na nila mapigil. Including their cronies. Kanya-kanyang ho, kanya-kanyang bit-bit na ho eh. Pinaghahati-hatian na po nila ang bansang Pilipinas. That was the danger of the dictatorship po, mga kapatid. Grabe talaga ang nagawa dito sa atin. Angel Panuda is watching. Ricky Tisoy, good evening. Ang batas may butas sa Pinas. Grabe, no? Huh? Yung shorts ko, may butas din. Ay, nako talaga. Mel, we all know that when there's a single thief, it's a robbery. When there are 1,000 and 1,000,000 thieves, it's taxation. Galing mo, Mel. Pero tapo na po na ho, mga kababayan. Napatunayan po ng korte, Regional Trial Court of Quezon City, kumpirmado po ng Court of Appeals, hindi po nagbayad ng buwis, hindi po nagfile ng income tax return for 4 years. Si Bongbong Marcos, walang kasalanan? Oh, come on. Ricky Tisoy, Lenny, go, go, go! Alright. Bakit po ang tax sa Taiwan marirefund? Huh? Marirefund. Siguro, yan ang kanilang patakaran. Marami na po silang pera siguro. Hindi na nila kailangan ang buwis ng taong bayan. Oh? Meron mga pamamaraan yan. Pero, I could see the logic why taxes are necessary. May responsibility po ang ating mga mamamayan towards their government. Kanya nga, taxation. Joint efforts po ito eh. Kanya nga, hindi po pwede yung sila-sila lang at tayo-tayo wala na. Di ba? Yung mga officials natin, hindi po pwede sila lamang ho mag-ahari. Kanya nga, ang taong bayan, may karapatan ho tayo sa kanila eh. May responsibilidad po tayo to defend ourselves from this. Mga kawatan ho, mga kababayan. Kanya ho, itong election na ito ay napakahalaga ho para sa atin. Napakahalaga. Kilala na po ninyo. I'm pretty sure po whether nag-aral po tayo ng batas, hindi tayo nag-aral. Pagka nadidinig natin yung mga katwiran na katulad po nito, maintindihan po natin. Mahirap po bang intindihan ito ho, mga kababayan? Ito ha, tandaan ho ninyo. 4 na taon na hindi po nagbayad ng buwis at hindi po nag-file ng income tax return. Ito si Bongbong Marcos. Sasabihin po ng korte, sasabihin po ng COMELEC, walang kasalanan? Si BBM? O kayo na po, mag-usgahon niya. Ulitin ko po. 4 na taon na hindi po nagbayad ng buwis. Hindi po nag-file ng income tax return. Napatunayan po ng korte yan. Regional Trial Court ng Quezon City. Confirmed by the Court of Appeals. That is documented ho. Sasabihin po ng COMELEC, walang kasalanan si BBM. There is no moral turpitude in this. And there is no disqualification for him. Come on, my friend. Sinong hindi makakaintindi ho niyan? Oh, wag lang natin palabuin pa ho ang usapan. The fact remains, hindi po siya nagbayad ho ng kanyang buwis for 4 years as provincial governor or public official of Ilocos Norte. At kinunin niya, public official, anak po ng presidente ng Republika ng Pilipinas, nagawa ho niyang hindi magbayad ng buwis. Pagkatapos ngayon, sasabihin po ng COMELEC,
Wala siyang kasalanan? Oh, come on. Really? Ayan ako. Dali Vidal, iniutos din po ng Diyos na magbayad tayo ng buwis bilang paggalang sa pamahalan. Totoo po yan ho, mga kababayan. Give to Caesar what is Caesar's. Bongbong did not give to Caesar ho, mga kababayan. He kept it to himself. At walang nakitang kasalanan ang Comelec. Wow! Grabe naman po ang Comelec ho dito. Oh. Ha? Ayun ako talaga. Jerry Ramos, magandang gabi po. Watching na po si Jerry. Mga magsasaka po natin. Yan po sa Bustos, Bulacan. Magandang gabi po sa inyong lahat po dyan. Good PM, Kabin. Watching from Bustos, Bulacan. Joey Ortiz, magandang gabi. Kuya Ben Paipon. Huh? Alex C. Aquino is watching. Partner, magparamdam ka naman. Pwede ba padalhan mo ako ng star dito, Alex? Ha? Pre, ngayon lang ako makikiusap, ha? Uh-huh. Sila Ma'am Angelica, panay-panay ang padalahon nila ng ano eh. Pero si Alex siguro, si Andy. Nandiyan na naman si Sir Andy. Andy, hindi ba Leo, wag mo na muna akong padadalahan uli ng ano, pandesal. Okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Mas okay na yung star sa akin. Siguro sa akin. Star margarine! Lillian Gabriel is watching at Bausa, magandang gabi po. Wag mo akong padadalhan ng Star Margarine. Ay nako, Jomai Maymar is also watching. Ito, hindi, okay. Sino ito nagpadala ng 200 stars? Ha? Meron eh, oh. Ah, okay. So anyway, gusto ko sana kasi I would like to acknowledge. Oh. Ayan. Ah, okay. Alright, okay. Bakit po ang tax sa Taiwan nare-refund? Ay. Okay. Hmm? Meron kanya-kanyang bansa ho yan. Okay na yan. Yan, Mel. No nation has ever taxed itself into prosperity. Anong ibig sabihin? Ang taxes po natin, hindi po sa ano yung pagpapayaman talaga sa bansa. Hindi ho. This is a parang a token of the share, the responsibility of nationals or the citizenry sa pagpapaganda ho ng kanilang gobyerno at pagpapatagpo ng gobyerno at sa mga some projects of the government and so on. Yung talagang for prosperity outside of the ano yun eh, outside of the taxes ho. The government enters into programs and projects. May mga negosyo siguro na papasukin ho nila. Dito ho, manggagaling ho yung para sa pag-unlad ho ng ating bansa. But not necessarily ho. Yung manggagaling po sa buwis. Sabi eh, yung pagpapatakbo lamang ho ng ating gobyerno, eh, malaking pera na ho yan eh. Kanya yun, doon napupunta yung mga taxes ho na nakukuha natin sa mga individual workers, yung mga nakukuha po ng Bureau of Customs at nakukuha po ng Bureau of Internal Revenue. Pero hindi po para sa pagpapaunlad. Yung pagpapaunlad, yung sa prosperity ho natin, yung pagpapaganda ng ating mga pamayanan. Meron pong budget po yan na kinukuha po sa iba. Okay? Meron pong kaya nga, kung minsan umuutang ang ating gobyerno. Eh. Hindi na.
Pero babayaran din natin sa buwisto natin. Oh? Okay, kinakailangan. Yung pagbabayad doon natin ay magagarantiyan ng negosyo na papasukin mo natin. Kung baga sa ano, negosyo ito. The government can enter into a business ho eh. Paano tayo uunlad? No? Kailangan ho yung leader ho natin, magaling ho, na magmaniobra sa mga kapirahan sa ikabubuti ng ating bansa ho. Okay? So, hindi naman po talaga ang gusto natin ay sa pagpapayaman ho ng ating bansa. It is enough to sustain our government, no? The needs of our government. Mercy on! Kasi po, nagtrabaho ako sa Taiwan. 2 years po. So, monthly po kinukunan ako ng 3K. But after I finished my contract, na-refund na po lahat yung inaltas sa loob ng 3 taon. Iswerte ho kayo sapagkat kaya ho ng gobyerno ng Taiwan to refund the money ho. Probably, maganda ho ang pinaggamitan ho nila sa pera na nanggaling po sa inyo. Yung ginawa nilang puhunan para makuha ho nila yung ano, yung ibibigay nila uli sa inyo eh. Di ba? Para kang ano eh, para kang naglagay ng pera sa bangko. Halimbawa ho, naglagay ka ng pera sa bangko. May interest din po yan. Di ba? Kakaltasin ka rin ng ano, kung ano man ang kakaltasin, service fees and so on and so forth. Pagdating ng araw, kung gusto mo nang kunin yung pera mo, kukunin mo. Di ba? Walang makakapigil ho sa'yo. No? So, ganyan din po yung ano, yung siguro sa Taiwan. No? Meron sila paraan para magamit po yung pera na kinuha po sa inyo bilang buwis. Umunlad doon sila, tama po ang kanilang pinaggamitan ng inyong pera, nabawi po nila yung halagang kinuha nila sa inyo, kanya nung lumaki ang kanilang pera, ibinalik ko sa inyo. Tama ho yun eh. Oh? Tama ho yun eh. May probably, ito eh, ang ibang bansa ka naman, di ba? Pero, ang mahalaga ho dito mga kababayan, the government of Taiwan probably. Magaling po silang humawak ng pera. Hindi po sila corrupt. Hindi po katulad dito po sa ating bansa. No? Pagka nakahawak po ng pera, wala na. Gastusin mo na. Di ba? Yan ho. Ha? Yan ang nakakatakot dito sa atin ho. Mga kapatid. Ha? Pagka nakakuha ko ng pera, sige, dun tayo. Isabong tayo. magtaya tayo sa kasino. Ako talaga, napupunta ho tayo sa bisyo. Ibang bansa, they know how to use their money. And probably Taiwan is that. No? Ganyan po ang Taiwan. Kanya, nagagawa po nila na pag-ibig. I hope the Philippines can do that. Kasi kung magpagaling po tayo humawak ng pera, I do not see any reason why hindi po natin pa ibabalik po sa ating mga kababayan. Yung ayuda na lamang ho, mga kababayan, panahon ng pandemya, bakit walang maibigay ng ating pamahalan? Samantalang ang bansang Taiwan, bansang Japan, South Korea, grabe ho ang binibigay ho nilang ayuda sa kanilang mga mamamayan. Only in the Philippines. Bakit ho? Eh, corrupt eh. Corrupt po eh. Pati ang COMELEC, nakukurrupt po eh. Yung mayaman po yung mga officials ho natin. Pero ang taong bayan ho, nagpapatuloy na naghihirap. That's the difference between the Philippines and other countries. Ma'am, mercy. Ha? Okay? Mel Rodelio Militante, watching. Good evening po, Taben and Miss Lynn. Watching na po, sabi ni Ed Pausa. Sa loob po ng 2 years po pala, o hindi bali ho, basta't ibinalik ko sa inyo, ibig sabihin, ginamit po nila yung pera ninyo sa tama ho paraan para sa kanilang gobyerno. Kanya na ibalik po nila yung halagang kinuha. Parang humiram sila sa inyo ng pera, pero hindi naman panghiram po yun. Patakaran ho nila.
alam nila kung ano ang paggagamitan po nila sa pera ho na kinuha po sa mga workers po, halimbawa, o katulad po nila. Naintindihan po nila eh, ang kalagayan po ng mga workers po eh. Diba? So alam po ng Taiwan ang halaga ng pera. Kaya hindi po nila ginagamit, nilulustay sa hindi tama. Beautiful talaga. That is what I like with Taiwan. Ang stars, utang po muna. Ah, hindi po. Okay lamang po, Ma'am Mercy. Thank you very much. Dali Vidal, yun po ba ABS-CBN? Napaklose dahil meron nabayaran na tax? Di nabayaran na tax? Hindi po totoo ito, Ma'am Dali. Ho? Hindi po totoo ito. Because government agencies concerned ho, sa mga sa sinasabi po nilang hindi po nabayaran tax. All of those agencies asked by the House of Representatives so in a public hearing, nagbigay po na yung certification po na walang utang ho ang ABS-CBN. Nagtataka nga po ako kung bakit ipinagpilitan pa rin po nila Barcoleta at Defensor ho na may utang pa rin daw po ang ABS-CBN. Samantalang sinasabi ng mga government agencies po, wala pong pagkukulang ang ABS-CBN. That is why the ABS-CBN lost its franchise. Ipinagpilitan nila Barcoleta at Defensor ho eh, na may utang daw ang ABS-CBN. Kaya nagbutuhan o eh. Eh syempre po, mga tauhan po ni Mr. Duterte o yan. Mr. Duterte wanted ABS-CBN to lose his franchise po. So what do we expect? Pagkatapos ito si Tony Gonzaga naman. I think talaga, I don't know. Pag hindi po nag-isip ng tatlo po. Anyway, ayaw po na balikan pa o yan. You know, naaalipad-parad po ako. Okay? So tama po, tama ka po dyan, Dali. Ma'am Dali, oh. Nagbayad po. Wala pong utang ang ABS-CBN. Lahat po ng mga government agencies na nag-testify po nila. Meron pong certification na wala po silang, wala pong pagkakautang ang ABS-CBN. Magtataka po kayo. Bakit po? Napasirado pa rin ang ABS-CBN. Simply because Duterte wanted ABS-CBN to be closed. Simple lang po. At ginamit po niya sila Barcoleta, Defensor and Company. That's it. O tingnan ho ninyo ngayon mga kababayan. Kanino po napunta ang mga frequencies ng ABS-CBN? Hindi po ba sa crony? Ha? Sa mga crony? Ni Mr. Duterte ho, ibinigay pa po sa Sunshine Radio ho, kay Mr. Kibuloy, who is charged for so many sex crimes in the United States of America. Grabe ho ito mga kababayan. Kokok, Giovanni Pinuela, happy and a safe weekend to you, Sir Ben, and Miss Universe, and to all BSC followers and viewers. Going to my meetings now. And greeting all of you, advance, happy Valentine's to all. Sent you 310. Na naman! Thank you very much, Kokok. Huh? And we greet you too, you and your family. Happy Valentine's Day on Monday, oh, your wife. Huh? Sana ho, enjoy the day. Pwede na pong ano ito ngayon eh, hindi na po online ang greetings po for Valentine's. Pwede na face to face kasi dito sa Pilipinas partner, dito sa atin, eh, major low risk na ho tayo. And by February 14, talagang level 1 na po ang category po ng COVID virus dito sa Pilipinas. So, magandang balita ito para
I hope ganyan din po ang mangyayari sa inyo dyan sa Amerika. Kokok, we greet you happy advance, happy Valentine's Day. Okay? Thank you very much. All right. Merci, Om. Kaya nga po, pag nag-apply ka sa kanila at interview, bakit ka pupunta sa Taiwan? Eh dito sa Pinas, marami trabaho. Kaya po, kapag di ka marunong sumagot, di ka matatanggap. Oh, puntang Taiwan. O, ano bang dapat isagot ko sa kanila mga tanong, Ma'am Mercy, ha? Ha? Ibulong na lang ninyo kay Ma'am Lynn, ha? Antonio Salao is watching, oh? And the family of Tony is watching right now. Oh, Ma'am Jean and the family, magandang gabi po sa inyo. Mel, in terms of ayuda, let's not hope because they already have it in their pockets. Yan ang totoo niyan. Ha? Naibulsan na po ng mga government officials. Talagang corrupt talaga ho ang gobyerno natin ngayon. I'm sorry talaga. That is why there has to be a change. Ang problema ho, ang ilalagay po dito at mga ibang mga kababayan na natin, punong-puno pa rin ng corruption. Tamad-tamad pa. Sinungaling pa ho. Please lang ho mga kababayan. Buksan ho natin ang ating mga isipan ho. Ano bang gusto natin? Panatilihin na ganito ang buhay ho natin? O magkaroon ho tayo ng pag-asa na gumanda po ang buhay po natin? Huwag ho tayo mawawalan po ng pag-asa ho. Sapagkat change is dynamic ho, hindi po pwedeng walang pagbabago. Kailangan ho, merong pagbabago. Kung medyo na nagkaroon man ng obstacle, oh, tuloy pa rin tayo. Pero kung ang ilalagay ho natin, pusakal na ho na magnanakaw, pusakal na sinungaling, pusakal na tabad, no? Eh wag naman po sana. Wala ho tayong asenso ho dyan. Mananatili po tayo naka ilalim po mga kababayan. We will never reach the status of Taiwan or Singapore. Alam po ninyo, panahon ni Marcos po, sabi ho nila, oh, the, ano ba ito, pinakamaganda raw po sa kasaysayan ng Pilipinas sa Marshall Law. Alam po ba ninyo, ng mga panahon na yun, namayagpag po ang Singapore, Lee Kuan Yew, namayagpag po ang Taiwan, napayagpag po ang South Korea, napag-iwanan po ang Pilipinas. Ako talaga. Diyos ko po mga kababayan, those are the truths, no? Those are the facts. Ang Pilipinas po ang napag-iwanan. Gumanda po ang buhay ng mga neighbors po natin dito sa Asia. Hanggang ngayon, oh, tingnan niyo. Okay? Dali Vidal, big company, napaklose. Isang tao di nagbayad, walang sala, nakalulungkot po. Tingnan mo ninyo mga kababayan, nasaan ang katarungan ko dito? 11,000 mga empleyado ho ng ABS-CBN. Naghirap po, pinarusahan po ng mga kongresista. Walang kasalanan po ang ABS-CBN. No? Gusto lamang po ng presidente na mawala sa himpapawid ang ABS-CBN. Isang tao po, hindi nagbayad ng buwis 4 taon, no, mga kababayan, pinakawalan ng sala ng COMELEC. Ano ninyo ipaliliwanag sa taong bayan ngayon? Ano ninyo ipaliliwanag sa taong bayan ngayon? Eh, Marcos pa rin ho kayo. Maawa naman po kayo sa ating bansa ho, mga kababayan. Junior Dal, bro,
Sino kaya ang gold medalist sa admin ni Digong? Ang pinakamaraming nakorap. And this is Digong. Sino pa? Eh, Shambos eh. Shambos eh. Pero alam mo, magaling si Digong. Kasi ang ginamit po niya, eh hindi po Pinoy. Hindi po Pilipino eh. Nandyan ho yung mga in-check ho na nagmaniobra po ng kanilang kayamanan ho sa Davao. Pero hindi lamang po Davao ang kanilang operation. E tignan ho ninyo, malampaya sa kanila na. Ho? Telco ho, dito, sa kanila na. Walang kaparte ho si Digong dyan. O tignan ho ninyo, nangyari po sa Farmally ho. Sino po ba mga ito? Hindi po Pilipino eh. Ang namamayagpag hindi Pilipino. Kaya hindi tayo umuunlad ho eh, mga kababayan. Hindi tayo umuunlad. Huh. Nakakaawa po ang Pilipino. Ganda-ganda na ng status eh, yung status na sana natin po. Pinasukan po tayo ng mga demonyo. Anyway, there is still time talaga po. Mga bayan. Tayo naman po eh umangat. All is not lost for the Philippines. Hindi po nawawala ang chance po natin na umunlad. Kailangan lamang po dito eh banindigan po tayo sa tama at sa totoo. Huwag po tayong magpapabaya ho. Katulad po nito. Huh? If there is a chance to really fight for our own rights, huh? Katulad po nito, ginagawa po ng COMELEC. Let us raise our voices, ho. Marami pong mga pamamaraan na hindi po violente ho para maiparating ho natin sa ating pamahalaan ang hinagpis ng taong bayan. Bago tayo gagaya sa ibang mga bansa na talagang violence is their norm dito sa atin, bago tayong gagawa ng mga anumang karahasan. Ho? Kasi ultimately, tayo rin po ang panidisgrasya po niyan. Kailangan po, sa pamamaraan makademokrasya. Every Filipino has the right, no? For grievances, or redress for grievances. At yan po yung sasaligang batas po natin. Pwede po tayo magsalita. Huwag po ninyong sabihin na wala tayong karapatan. Meron tayong karapatan na magsalita. Sabihin po sa ating pamahalaan kung ano ang ating lolo. Kanya nga meron tayo itong platform po natin. Ito pong Your Honor Peace. Ano po? Kahit pa paano, napakabisa po ito para may parating po natin sa ating mga kinaukulan, ang mga sentimiento ng ating mga mamamayan. Katulad po ni Ma'am Dali, oh, ganoon ninyo, ang gaganda ko ng kanyang mga una, si Junior Dal, si Bell, sila Ma'am Angelica, sila Ma'am Eve. Wala, nawawala ho yata si Ma'am Eve. Ha? Oh, nandito na si Mon Naral. Oh, ito'y kapitbahay ko po nang nandito pa sa Pilipinas ito. Mon, how are you, my friend? Huh? Good evening. Ah, si Ma'am Eve is in staycation.
Ang nagre-relax pala si Ma'am Kim. O nga pala, kahapon, oh, nabanggit ko niya sa atin. Oh, oh. Enjoy your staycation, Ma'am Kim. Ha? Si Mon Naral is also in Canada at nanonood na po sa ating broadcast po ngayon araw na ito. Mon, pwede na kaming tumanggap ng ano, ng stars. Ay, Padre. Ha? Good evening. Good evening. Ha? Sana ho, nasa mabuting kalagayan kayo lahat ng inyong pamilya. Ha? Okay? Ha? Kumukunti na ho ang ating... Natatakot po ba sa atin? Ay, hindi naman siguro. Ha? Bago kayo matatakot ho, mga kababayan. Ha? Let us exercise our rights. Ho? Lalo-lalo sa panahon na ito na palapit na ng palapit ho ang ating alala. Magiging mapagbatsyag ho tayo. Kasi kung hindi natin alagaan po ang ating demokrasya, lalamunin po tayo ng mga buitre. This is what happened in so many years already of our life as a nation. Hindi tayo kumikibo kasi. Pinababayaan po natin, inotolerate po natin na pagsamantalahan po tayo. Mahabang panahon na ito, mga kababayan. Sana po ngayon at natatakuhan na po tayo, nare-realize po natin na sa ating pagwalang, pagsawalang kibo ay inaabuso na po tayo. Eh tama na, sobra na. Never again. Dapat po ganun eh. Ganun dapat ang paninindigan natin. Never again. Tama na. Sobra na. Huh? Parang Ricky, tama? Okay? Sana ho, ito yung kailangan ho natin gawin sa ating buhay po. Kasi pagka hindi tayo kumibo, ay talagang lalamunin ho tayo. Huh? Ito, pakinggan ho ninyo ito. Message po ni Angel Locsin, no? After the aftermath of the Tony Gonzaga affair, no? Nag-post po ng comment po si Angel Locsin. Ito'y paborito din po nating artista po ito, mga kababayan. Very helpful po ito eh. Sa ating mga kababayan, mahal na mahal po niya ang ating mga kababayan. Siyempre, ho, sa ating mga kababayan, tagumpay po niya bilang artista ho. Kanya, kita ninyo, sinasuoli naman po niya, binabalik naman po niya yung kagandahang loob ng taong bayan sa kanya. So ano ang posting po ni Angel Locsin? Ito ho, di ba? Ang sabi po ni Angel Locsin, ho? Kilatising mabuti ang bawat politiko. Kilatisin ang bawat politiko. Kilatisin mabuti ang bawat politiko. Huwag bumoto ng may bahid ng korupsyon. Matindi ho ito, mga kababayan. Huwag bumoto ng may bahid ng korupsyon. This is what is killing us as Filipino people ho. Corruption in the government. Huwag bumoto na may bahid ng korupsyon. Sinungaling. Si Angel Locsin na nagsabi ho din, mga kababayan, hindi po si Tata Ben Paipon. Huh? Nagmamanipula ng batas. Oh, sino bang nagmamanipula ng batas? Hindi po ba COMELEC ko? Anong ginawa po nila sa mga desisyon nila tungkol dito sa disqualification case labang kay BBM? Huh? Pagmamanipula ng batas. Huwag ninyong iboboto yung mga gumagawa ng ganyan. Kalukuhan po sa ating gobyerno. Oh, tamad. Oh, isa pa ito. Tamad. Oh, may alam po ba kayong tamad? Sige nga. Sabihin nga ninyo sa amin. Oh, sinong tamad sa mga kumakandidato ngayon? Malabo at hindi makatotohan ng plano sa bansa. Walang kung plataforma de gobyerno, mga kababayan, kung hindi,
pagkakaisa. Anong klaseng pagkakaisa? O what? Eh, nagkaisa ho yung mga plunderer ho eh. Nasa unity team ni BBM. Mga sangkot po sa mga grafted corruption. Plunder ho, mga kababay. Yan ho, ang unity team. Gusto ba ninyo sumali dyan? Gloria Macapagal-Arroyo, hello, Garci. Erap Estrada, wedding. Jingoy Estrada, ho. Plunder. Ay, nakatalag. Digong. Ayan, ho. So, ito po ang pakiusap po ni Angel Loxin sa kanyang mga tagahan. Kilatising mabuti ang bawat politiko. Huwag bumoto ng may bahid ng corruption. Sinungaling, nagmamanipula ng batas, tamad, malabo at hindi makatotohanang plano sa bansa. Quote unquote yan. Voting verbatim. Ang sinabi po ni Angel Loxin. Sana ko. Tamnamin ho natin. Pag-aralan at pag-isipan ho natin mabuti ang mga kataga na binitiwan ni Angel Loxin. Benjamin Benji Alejandro is watching. Magandang gabi, Ben. Benji, good evening. Dali Vidal, spoiled brat, sabi ni Digong, weak leader, ang sabi po niya kay BBM. Ayan, huh? I wonder kung sino po yung sasabihin po ni Digong na corrupt sa mga presidential balls. Hindi ko alam. Pero mukhang hindi na yata magsasalita si Digong dahil papaalis na rin po ng palakan niya. Mr. President, you still have 2 months, 3 months, oh, 4 months yata. Oh, ilan? 5 months? Marami pa pong buwan, ho, ito. Nagugugulo nyo, huwag muna mo kayong alis. Ha? Maraming maghahabol ho sa inyo. Lynn Aguila is watching. Magandang gabi po, Ma'am Lynn, ha? Magandang gabi po. Alright, si Benji Alejandro rin tayo nagkausap, ha, partner. Si Dali Vidal is spoiled brat, sabi ni Digong. Ito kay BBM yan. Weak leader. Yan po ang bansag ni Digong. Kaya, tutusin niya naman, o, tingnan o nito, ang personalidad ni Bongbong Marcos. Hindi naman po talaga nag-aral when he was sent to England for further studies. Spoiled brat talaga. So ngayon, tingnan mo, walang trabaho, walang negosyo. Hindi po nagtrabaho yun. Kaya nga tamad ho eh. Pero, ang galing niyang magsalita. Ha? Pero, alam niyo mga word, even the devil can speak like Christ, you know? Ganyan o yung mga ano talaga mapanlilan, oh, yung mga sinungaling, they can imitate the best, no? Kasi pinag-aaralan no nila eh. Ganyan naman po ng nature ng mga criminal ho eh. They were one step against the police. Ayun ako, Junior Dal, sikat na ang Pinas noong si Digong ang naupo kahit sa pinakadulo ng mundo. O nga, nakilala po ang Pilipinas. O. Pero saan paraan? Sa patayan, o. Ay, nako naman talaga. Sa patayan, o. Ha? Grabe talaga. Ha? Nako talaga, ha? Anyway, o. So,
Anyway, ho, mga kababayan, ho, pag-aralan na natin mabuti ang mga nangyayari po sa ating bansa sa ngayon. Ho, marami po tayong magagawa para sa ikabubuti ng ating mga kababayan at sarili. Pero pakiisipin ho ninyo, sana po huwag po ang sarili lamang natin ang ating intindihin. Huwag po. Let us not be self-centered. Kailangan po bukas ang ating kalooban, no? Sa ating kapwa. Let us be open to them. Tulad po niyan, ako'y natutuwa po na ganito, may meron tayong mga problema katulad ng mga disaster. How easily we come together and help each other. Yan po ang Pinoy. Ang problema, yung mga nasa itaso natin, mga opisyalis na, hindi na yata Pilipino ang mga ito. Ha? Nagbagong lahi na yata ang mga ito. No? Hindi na po yata Pilipino kanya siguro. Kailangan mo natin silang gisingin. And isa sa mga paraan po natin ho, mga Pilipino, para magising itong mga underrated na ito, ho, eh, itong eleksyon, kailangan ho, yung mga pag-senador, ho, gumawa po kayo ng listahan. Pilatisin ho ninyo yung mga kandidato, yung mga tumatakbo, ho. Marami po sa mga tumakandidato pang-senador, talagang hindi po pwede, ho, because they have been involved in graft and corruption. Plunder po, mga kababayan. Please lang, ho, please lang, magkawa po tayo ng mga listahan. Manunod po tayo, makikinig po tayo sa mga balita din. No? Because hindi lang na, hindi naman lang. Mas marami pong fake news, no? Sa social media. Ingat po kayo dyan. No? Kaysa yung mapapanood po ninyo sa mga radyo at television. Kung meron mang fake news, itinutuwid po ng mga may-ari, ho, ng mga television at radio. Pero sa social media po, sinasadya po yan eh. Sinasadya po at madaling baguhin ang katotohanan. Pwede pong pagtakpan po ang katotohanan. Ang totoo niyan, oh, mga kababayan, pwede kang ang pagandahin kahit kapangit-pangit mo. Pwede kang pagandahin eh. Sa social media, ang gagaling po eh. This is one technology po na napakaganda po sana eh, kung magagamit lamang po sa tama. Again, magagamit po sa tama. Okay? Uulitin din doon natin, sino mang gagamit? Hindi po ba tayo-tayo rin? Di ba? Kung may kakilala ho kayo na gumagawa ng hindi tama, katulad po niyan, trolls, yung mga naninira lamang sa mga politiko, kapalibasa na pabayaran mo sila, sana mo magsabihan mo ninyo. O kaya isumbong na ninyo kung gumagawa ng disinformation, misinformation, fake news. Alam po ninyo ang pagkatao nila. O? Kunin ninyo ang telepono ho ng GMA7, ABS-CBN, o? BSC, o? Yung atin. Di ba? Magsumbong po kayo para magkatulong-tulong po tayo para mabuksan ang paninira. Iba po yung nagsasabi po ng totoo kaysa yung naninira po lamang. Yung mga naninira, mga bayaran po yan. Panalangin lang mo natin. May panalangin natin na tumigil po sila. Pero, unfortunately po, yung invitation of the money, oh, yung halaga, oh, napaka importante, oh, sa bawat individual, and for them to have that opportunity, kung ikita ho ngayon, susunggaban po nila eh, kahit alam po nila mali, di ba? Kahit alam po nila mali, gagawin po nila because they have the money. Bayad po sila. Diba? Ito po ay nakakalungkot po sapagkat
Nangyayari po eh. Nangyayari eh. Ano, ipagdasalo natin. Pagpanalangin na tayo sa ating Panginoong Diyos. Gabayan po tayo sa bawat pagkiluso natin. Para at least ho, hindi tayo mapapariwara. Magabayan po tayo sa tama na mga gawain. Kasi ito naman ang kailangan po natin pare-pareho. Di ba? We want change. We want a better Philippines. Sabi nga ni Don Chang, kagabi, ang sabi po niya, hello to a better Philippines. Di ba? Sana, hindi naman po masamang mangarap po. Pero ang masama, kung hanggang pangarap na lang tayo. Maganda ho yan eh, yung bang nangangarap po tayo pero gumagalaw po tayo pagkatapos. Pero pa tayong pananalig sa ating pagkakas. Wala naman tayong kalaban. This is available to all of us, mga kababay. But we have to will it. Kinakailangan, no? Gustuhin no natin. We have to will it. Ha? Kailangan, no? Gusto natin mangyari. Gagawin no natin. Dapat gagawin no natin. Para sa ating bukas ito. Para sa susunod sa salilahi ito. Di ba? So, ito ho ang pakiusap po natin sa ating po mga kababayan. Kanina ho, pinag-usapan ho natin ang disqualification case ni BBM, ang ginawa po ng COMELEC na hindi po natin, na hindi po katanggap-tanggap. Narinig na po ninyo mga salient points ho doon, ano ang tama at hindi tama ho, nakita na po ninyo. Ang akin lamang po dito, ang sasagutin lamang po natin, meron bang nagawang kasalanan si BBM para ma-disqualify? The answer is yes. Ano yun? Hindi po siya nagbayad ng wish for 4 years. Hindi rin po siya nag-file ng income tax return for 4 years as a public official and as the son of a former president. Yan po ang kasalanan ni BBM na hindi po nakita ng COMELEC. Kung nakita man po, pinagtakpan. Dahil po, ano? Corruption. Nagkabayaran. O baka may nakialam na nanakot o nagbayad. Either it. Hindi natin masabi po sapagkat wala naman po tayo talagang katibayan. Pero, ang nangyari po, na hindi po na-disqualify si Bongbong Marcos sapagkat meron pong nakialam. Yun, ayun yun eh. Kasi, paliwanag po, may violation of the law. Okay? May violation of the law. Yan ang dapat ipaliwanag po ng COMELEC, but I doubt if they will still explain. Pero makikita po natin yung full text ng ponensya ni Madam Commissioner Perolino in 2 weeks' time. In the meantime, pagkasayna ho natin ang mga paliwanag ho ng mga iba't ibang mga abogado na nakakaalam po sa kaso. But what I've said, ito po ay hango sa interpretation din po ng mga legal luminaries po. Hindi ko maintindihan talaga eh. Wala daw po kasalanan si Popo Marcos. Samantalang hindi po siya nagbayad ng buwis at hindi po nag-file ng income tax return for 4 years. Convicted po siya ng RTC confirmed by the Court of Appeals. So what else should we talk about here? So yan po mga kabayan po. Ang ating take dito po sa kaso ng disqualification na ba kay BBM? Di COMELEC? Ano? Dugtungan ho ninyo. Dugtungan niya ho ninyo. Di COMELEC. What? Did?
Anong ginawa ng COMELEC? Sige po, iwanan ko na po sa inyo ang sagot o dyan. Oh. Dugtungan po ninyo yung gusto ko sanang sabihin ko ninyo. The COMELEC did what? Ayan. Junior Dal, oh. Sa Pinas may naghihintay na ICC at sa Amerika may naghihintay naman na FBI. Sikat na talaga ang Pilipinas. Oh, ay nako talaga. Hindi po nagbibiro ang FBI, ho, mga kababayan. They have a solid evidence against Pastor Apollo Sikibuloy. Oh, aywan ko lang kung ano ang gagawin po ni Pastor Sikibuloy ho dito. But when justice grinds in the United States of America, it grinds will. Oh, and whoever you are, kahit ikaw ay pinuno ng isang bansa, pagka, oh, nakasuhan ka ng bansang Amerika, magdasal ka na. Ayan, oh. Kapag may pangarap ka, sabi ni Ma'am Mercy O, sabayan mo ng gawa. May pangarap ka, ha? Kung di ka naman kumikilos, useless din po. Di po ba? Tama po yun. So this is what we are trying to say sana, mga kababayan. Sabayan po natin ang panalangin, panatalik sa ating pong mental, talagang pagkilos po, kung may pangarap po tayo sa buhay. Mangyayari po yan. Lalong-lalo na po magkakaisawa tayo. Hindi po yung unity na sinasabi ni BBM kasi unity ng mga corrupt yun eh. Unity team ng corrupt po yun eh. Eh, hindi naman po tayo, bakit ako makikiisa sa kanila? Hindi po eh. Hindi po pwede o yun. Hindi po tayo pwede makialam. Ito, sabi po ni Angel Locsin po, huwag pong bumoto sa mga may bahid ng corruption. Yan po ang tagubilin po na dapat po natin sundin. Oh, okay? Reglado, ha? I think this is about it for tonight. Sabi ni Lynn Aguila, good evening, Sir Ben. Dalia Vidal, delaying tactics, ginawa nga po, di nila ilabas. Kina-retire muna si Commissioner Guanzon para walang kakontro. Tama po yun. At para yung mga mapag-aralan po nilang mabuti sana yung ponensya. Pero sa tinanggal-tanggal ng panahon na nakaipit po sa kanila, paglabas po ng kanilang ponensya, ho, mga kumbaya, mas malaki ho ang ano eh, kontrobersyo. Baliho eh. Baliho ang kanilang mga paliwanag. Pati si James Jimenez po, spokesperson po, ano-ano po ang kanilang pinagsasabi ho eh. My goodness, ho, my friend. I am not a lawyer. Hindi po ako, nag-aral din po ako pero hindi natapos po. Pero, Diyos ko po. Jose Gregorio Clemente, bakit ngayon ka lang? Ha? Kung napupuna po ninyo, ayaw magpa-interview ni COMELEC James Jimenez. Puro pag-i-issue lang ng statement pero hindi payag matanong dahil hindi makakasagot. Yan po ang totoo. How many times did we try to get in touch with this guy, oh, spokesman ng COMELEC sa Radyo Pilipino? Hayop pong sumagot. Nakakaano po, mga kababayan. There is something wrong with this government already. Talagang napakalaki po ang nangyayaring kasamaan po. Especially with the COMELEC today. Dati-dati, ito si James Jimenez, spokesperson ng COMELEC. Siya pa ngayon at tumatawag ho sa mga media. Pero ngayon ho, hindi po matawagan. Bakit? Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Because they complicated a very simple case. The case is, nagbayad ba ng buwis si BBM? Nag-file po ba ng income tax return? The answer is simple. Hindi po.
Ilang taon? 4 na taon po. Sinong nagusga sa kanya? RTC po. Kinumpirma po ba ito? Opo. Court of Appeals. Complicated po ba yan? Complicated po ba yan? COMELEC made it complicated. Kanya ho, James Jimenez cannot answer questions anymore. Wala na tayong oras po sa kabuuan ng ating Your Honor, please. Oh? Your Honor, please, Mr. Clemente. Kayo ka lang, ha? May kasalanan ka dyan. Oh? Okay? Ayan, meron pa ba? Oh, wala na, okay. So, bueno, mga kababayan, salamat po sa lahat muli na nag-participate dito sa atin. Like and share po, ha? Palagi dito sa ating platform. Like and follow. Ayan, ang ating platform. And to yung mga nagpadala po ng mga stars, thank you very much. Oh, thank you very much. I will be back with you again on Monday, and that will already be Valentine's Day. Sana ho mas maraming stars. Ay, thank you very much. So biro lamang ho yun, diba? But I wish you all the best. Sana po maging maligaya po ang inyong mga Valentine's parties and celebrations. So, maganda na po ang celebration po natin ng Valentine's ngayon kasi at least parang face-to-face classes na ho. Ha? Face-to-face romance. Ano ho? Sana ho, panoorin din po ninyo ang iba po natin mga programa dito po sa ating Broad Streamcast Communicators. Ha? Okay? Bueno, Ben Piper po nagsasabing thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicator para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.